Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 484. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi dito nga. Talagang lumabas na nga ang halimaw na nanahan sa pangangatawan na kupunan ng Shohoku High School. Nang matanggal nga itong si Kaede Rukawa sa laro dulot ng isang injury. Kaya naman dito ay, tignan nyo, ibang-iba ang aura ng upunan ng Shoko. Ang pagkawala ba ni Rukawa ang isang dahilan kung bakit sila mas lalong umangas at mas lalong tumibay at lalong mas nakakatakot ang aura nila. Wika nga nitong si Akira dito nga ay. Tama ka Akira. Yan nga ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Handang ipagtanggol ang siyang naaaping tropa at panigurado ko. Yan nga ang rason ng pagkawala ni Rukawa. Ang pangalawang yugto ay aalay nila kay Rukawa panigurado ngunit tagilid ang kanilang bangka kahit lamang pa sila. Wika nga nitong si Coach Mendez. Kaya naman dito nga ay, Team! Tayo na! Pilay na ang kalaban. Kailangan na natin silang pigilan ng gusto. Ibigay natin ang hanap nilang gulo. Wika nga nito nga si Coach Maker. Kaya nandito nga ay ang unang posisyon nga ay nakuha nga ng Jensen at Ditoy. O siya team, kunin natin ang unang puntos dito sa pangalawang yugto. Wala na silang Rukawa. Wika nga nito nga si Terry Vea at dito nga ay, Terry, ipasa mo muna sa akin ang bola. Ako na ang bahala dito. Ako na ang bahalang mag-set nito. Wika nga nitong si Kalbo at dito'y pagkuha nga niya. O ikaw Sashimitsui, ikaw ang siyang nakatoka sa akin ngayon dito. Depensan mo ko ng mabuti at panigurado. Magbabayad ka kung hindi. Wika nga nitong si Hiso at dito nga ay. Sige, kung yan ang hanap mo, Pes, pagbibigyan kita. Ibibigay ko anong hanap mo, Gonggong. Wika nga nitong si Mitsui ng biglang. Mitsui, dikitan mo. Masyadong malayo ang iyong espasyo. Pag gumawa na siya ng isang step back, dikitan mo. Wika nitong si Ayako dito ay. Masyado ka ng malayo. Tama ngang sinabi mo, ganda. Panigurado gagawa yan ang espasyo. Wika nitong si Coach Maker, step back at pukuling nga ng isang tres at ditoy. Ano? Masyadong malayo ang aking distansya. Patay, iwan ako doon. Hindi ko yon inaasahan. Wika nitong si Mitsuet ditoy. Paso nga ang kanyang pinakawalan upang ibaba ang kalamangan sa siyam. Kaya naman ditoy, nice one! Sa atin ang unang puntos dito sa pangalawang yugto at nailamang na agad natin.
momentum dito. Lamang na lamang sila ng Siam. Arriba, arriba, Jensen High. Sigawan ng mga tagahanga nila dito nga'y hawak-hawak na nga nitong si Miyagi ang bola. At dito'y talagang nagtitimon nga siya at nagwikang, "Team, papuntos rin tayo dito. Papatunayan natin sa kanila na kahit wala tayong ace, hindi tagilid ang ating bangka." Wika nito nga si Miyagi nang biglang, "Ipasa mo sa akin ang bola, dali. Ako na ang bahala dito." Wika nitong Sakuragi. At pagpasa nga ng bola sa kanya, bangga at fade away nga. Ngunit nakupatay. Wala ang bola sa mga kamay ko. Merong sumundot. Malas, delikado. Ano ba naman? Wika nitong Sakuragi dito'y, "Huli ko yan, masyado kang mabagal." Wika nitong si Grilla at siyang binababa na nga ang bola dito'y, "Team, siguraduhin nyo ang puntos na yan. Ibaba nyo ang kalamangan. Gumawa kayo ng tuloy-tuloy na puntos." Wika nitong si Coach Maker at dito nga'y, "Pasa ng bola dito kay McGon." At itong si McGon, "Wala na, iwan na kayo. Napakalaking factor talaga pag wala ang yung ace. Tagilid na tagilid kayo. Tagilid ang bangka yung show ko." Wika nitong si McGon sabay slam dunk na nga. At dito ngayon ibaba na nga ang kalamangan sa pito. Kaya naman dito nga ay, "Nice one mga bata. Pito na lang ang kalamangan. Sabi ko na nga be, mangungulelat yung mga yan pag walang Kai Derokawa. Ano na ang ibig nyong sabihin, Shoko, ngayon?" Wika nga ng mga tagahanga ng Jensen at dito'y, "Sakuragi, ang ganda ng ginawa mong galaw. Ngunit gaya nga nang sinabi ko sa'yo, pag gagawa ka ng fade away na yon, lagi mong ilalayo ang bola sa kamay ng iyong kalaban upang hindi ka masundutan. Gawin mo ulit. Ang galaw ko ay isa katuparan mo ng mabuti. Alam mo na kung anong dapat na gawin." Wika nitong si Rukawa nung dumaan niya sa Kuragi sa harapan niya. Kaya naman dito'y, Ilayo ang bola sa kamay ng kalaban. Mag-focus, tignan ang ring at isipin na pupunta ito at dapat punong-puno ka ng kumpiyansa. "Sige Rukawa, gagawin ko at isasakatuparan ko ang galaw mo." Wika nitong Sakuragi at dito nga ay, "Team, tayo na ulit. Kailangan na nating kunin ang ating unang puntos dito sa pangalawang yugto." Wika nitong si Miyagi dito nga'y, "Miyagi, ipasa mo ang bola dito kay Sakuragi. Siya lang bahalang kumuha ng ating unang puntos dito. Magtiwala ka sa kanya." Wika nitong si Ayakot dito'y, "Pagkuha nga ni Sakuragi ng bola ay, dinidikit nga niya ang kanyang katawan dito kay Greenland at dito'y, aba, mukhang uulitin mo ata ang ginawa mong galaw kanina. Hindi na yun gagana. Hinding-hindi na unghang." Wika nitong si Greenland ng biglang isang bump at talagang isang fade away nga ang ginawa nitong Sakuragi dito'y, Nabago ang kanyang postura. Ang kanyang fade away ay mas lalong inimprove sa pagkakataon na to. Napakalayo ng bola sa akin, malabo kong masundot. Wika nitong si Grilla dito'y, pag-angat nga ni Sakuragi ng bola ay, "Sakuragi, mag-focus ka. Isipin mong na ipapasok mo ito at punong-puno ka dapat ng kumpiyansa. Pasok mo to." Wika nitong Sakuragi sa kanyang isip at dito nga ay, pasok nga ang kanyang pinakawalan. At hindi lang yon sapagkat nakuha nga ni Greenland ang kamay ni Sakuragi dito ay, foul counted, one free throw. Wika ng referee at dito nga ay, nice one, ha! Nagawa ni Rukawa. Wani Rukawang ibigay ang tamang postura kay Sakuragi. Mahusay Rukawa, na ituro mo ng mabuti ang iyong galaw kay Sakuragi. Wika nitong si Ayako at dito'y,
tahimik kayo. Ako si Michi Sakuragi, ang hari ng Fade Away, ha? At ano kayo ngayon? Tahimik kayo, di ba? Yan ang nagagawa ng aking kapangyarihan. Yan ang nagagawa ng henyong Sakuragi. Ang patahimikin, ang bunganan yung maiingay. Peh! Wika nitong Sakuragi na talagang nagyabang na naman. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.